Isa pong pinagpalang Sunday morning, mga katots. At ngayon pong linggo ng umaga, ang ating magiging simpleng tanong, tiwala o tiwalag? Uy, bakit tiwala o tiwalag? Ang ating ebanghelyo hinango kay San Mateo, Kabanata 21, mga talata 33 hanggang 43, ay patungkol po sa isang talinhaga kung saan ang Panginoon, sinasabi niya, yung isang may-ari ng ubasan. Nagtayo siya ng ubasan. Lahat, kanya muna ang unang effort. Tanim, bakod, bantayan o tore ng bantay, lahat siya. Tapos, iniwan niya sa kanya mga kasama. Sa mga sabihin na nating mga kaibigan siguro o mapapagkatiwalaan. At iniwan sa kanila para ito ay palaguin. Wala na nga silang puhunan, kanya lahat. At ang hinihiling lang niya ay bahagi noong dapat ay pagkakitaan ng tumubasan. At sumabi nga, ay di tuwing ipapasihin ng Panginoong ito, yung kanyang parte pinapatay. Binubugbog, sinasaktan ang mga kanyang sinusugo. Hanggang sa huli, ang kanyang sinugoy ang kanyang anak. Ang lahat ng ito'y patungkol po, una sa kwento ng bayan ng Israel, kung saan nga ang banggit ay di naibigay na ng Diyos ang mga biyaya at sila'y pinili na bilang bayan. Ngunit ano nangyari sa huli? Bakit nga ba parang hindi na nila nagawang sundin ng Diyos? Eh, ito mga kapatid, ang katotohanan nating lahat eh. Ito yung tanong sa ating lahat na ano yun. Tayo ba'y pag tinignan ng Diyos, ang iaalok niya sa atin talaga'y tiwala? O dahil sa ating gawa, tayo ititiwalag? Kasi alam niyo mga kapatid, mga katiwala lamang talaga tayo dito sa mundong ito. At kahit saan natin dalhin, ang lahat ng ito hindi atin. Kahit itong buhay na meron tayo, hindi atin. Paano pa magkakaroon tayo ng mga bagay na talagang atin? At habang nasa mundong ito, ang lahat ng ito ipinagkakatiwala lamang sa atin. Diba, sabi nga nung awitin ni Jamie Rivera ata yun, yung sino ako, sabi, hiram sa Diyos ang ating buhay. Ikaw at ako ay tanging handog lamang. Ganda yung paalalang yun, no? Eh kaya nga, ang tanong sa atin ngayon, ay anong klase tayo na katiwala? Tayo ba yung tipong talagang mapapagkatiwalaan dahil anumang ibinigay sa ating biyaya, napapalago natin, nagagamit sa tama at mabuti, at pinagmumula ng bungang nagbibigay kabutihan sa mundong ito at nagpapaalala ng katotohanan ng Diyos? O kaya, tayo'y matitiwalag. Tulad nitong mga nasa ebanghelyo na, ay nako, pagdating sa huli, talagang sila'y tinanggal, pinaltan, at ang sabi nga doon ay, hindi na kayo paghaharian ng Diyos. Ito na lamang mga tao na makikinig at susunod sa Kanya. Ay, tayo kaya? Baka mamaya hindi na tayo mapagkatiwalaan dahil anumang biyayang meron tayo nasasayang, anumang biyayang binibigay sa atin at pinagkakatiwala lamang ng Diyos, ginagamit pa sa kasamaan. Anumang biyaya ang naibibigay sa atin ng Diyos, kasakiman, pagkasarili ang nangingibabaw at hindi yung hinahangad ng Diyos na kabutihan. Mga kapatid, ano? Tiwala ba ang dapat o tiwalag tayo? Ay, bahala na po tayo dyan. Basta malinaw, hiram lang ito. At lahat ng ito, may panahong isusulit natin sa Kanya. Okay po. Ay, sana nga po ay tayo mga tiwala at hindi mga tiwalag. Hala, be cyber missionaries. Evangelize po sana lagi through our social media. Mag-like, mag-share, mag-follow. Ito pong ating page, ang ating na rin pong Instagram, Thought for the Day. Yun din pong ating YouTube channel at TFTD Bless and Blessing, at ang ating TikTok at Thought for the Day. Pagbati natin ang happy birthday kina Lilia Handusay ng Apostolado ng Panalangin, kay Glenn Silva, kay Arvin Panganiban, kay Sunny Amul, kay Love Peña, kay Danica Buenaventura, kay Anthony Godfrey Villamin, gayon na rin kay Maria Dana Aquino, kay Kumadre, kay Herson Fasistol, kay John Emil Dapito, kay Wilson Ornedo, kay Laila Virgeruel, kay Usteng, kay Justin Leil Yasos. Happy birthday po. Yan ang ating singer. So, happy birthday sa inyong lahat and blessings, special yung araw. At syempre po, patuloy pa rin ang paghiling natin ng prayers, lalo't higit para sa lahat pa rin na nangangailangan nito, lalo na yung mga may pinagdadaanan ngayon sa panahong ito. At syempre, para na rin po sa lahat na may karamdaman at para sa kapayapaan sa Ukraine, isama na rin po ninyo sa Holy Land. Sapagkat ngayon ay kahapon lamang o kanina ay nag-declare na ng war, state of war sa Israel. So sana mawala na itong mga ganitong klaseng digmaan at sana po ay magkaroon ng ang kapayapaan. Okay po, at syempre, ang di natin nalilimutan, lalo na kung tayo na may tiwala, ang may bibigay ng Diyos sa atin dahil katiwa-tiwala, edi ano pa, always be blessed and be a blessing.